sabihin nila ikay patuloy ko. Noong 1970s ay napaindak tayo ng mga awiting Pilipino gaya ng BST and Company, Hot Dogs, The Flippers, Cinderella, Apo Hiking Society, Junior, at madami pang banda at solo artist na kinalakihan natin. Na magpahanggang ngayon, sa tuwing napapakinggan natin ay napapabaliktanaw tayo sa nakaraan. Halika at talakayin naman natin ang grupo na tinaguri ang Bee Gees ng Pilipinas. Yan ay ang bandang Boyfriends. Nakilala sila sa mga awitin na napakalamig sa pandinig. Tulad ng Dahil Mahal Kita, Nais Kong Malaman Mo, Sumayaw Sumunod, Labis Kitang Mahal, at Salawahan, na sobrang nagpakilig at tinilian ng mga kababaihan. Tinagurian pa nga silang pambansang Boyfriends ng mga kadalagahan sa Pinas noong panahon nila. Paano nga ba nabuo ang bandang ito? At nasa na nga ba sila ngayon? Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Let's go! Noong dekada 70, bago mabuo ang bandang Boyfriends, ay una nang magkakasama ang mga bumubuo dito. Yan ay mga magkakaibigan na sina Joey Abando, Gary Ariola, Bob Guzman, at Artie Ilacad. Sila ay mga empleyado ng Octo Arts. Noong mga panahon na yun, ay iisa lang ang kanilang hilig. Yan ay ang musika. Dahil sa tuwing lunchtime, ay madalas silang nagkakantahan. At ito na din ang ginagawa nilang pampalipas ng oras. Ang madalas nilang tinutugtog ay ang mga sikat na awitin na nagmula sa bandang Bee Gees. At dahil sa isang hilig nila sa musika, ay nakitaan sila ng potensyal sa pag-awit. At ang labis nilang napahanga ay ang boss ng Octo Arts na si Orly Ilacad. Kaya naman inutos nito sa kompositor na si Manuel Malinlin Jr. na gumawa ng kanta na medyo hawig sa tugtugan ng Bee Gees. Yan ay ang kantang Dahil Mahal Kita. At noong inawit nila ito ay talagang nabighani ang mga nakakarinig. Dahil sa malaanghel at mala-Bee Gees nilang blendingan. Kaya naman noong taong 1978 ay dali-dali nilang binuo ang kanilang grupo at tinawag nga nila itong Boyfriends. At si Joey Abando ang kanilang naging lead vocalist. At sa kaparehong taon din ay inilabas kaagad nila ang kanilang single at unang album na pinamagatang Dahil Mahal Kita. At nakapaloob dito ang iba pa nilang awitin Kaya Lang Nais Kong Malaman Mo, Sa Tuwing Ako'y Nag-iisa, Pag-ibig o Paghanga, Hanggang Sa Wakas, Di Na Magbabago, Bistado Na Kita, Mula Nang Makilala Ka, Ibigin Mo Ako, at Puso Ko'y Umibig. Dahil sa kanilang inilabas na bagong musika ay napahanga nila ang napakaraming Pilipino at dahil dito ay nakakuha sila ng malaking commercial success. Kaya naman hindi na nila pinalagpas ang pagkakataon at inilabas nila sa kaparehong taon ang kanilang ikalawang album na tinawag na With Love. Kasama ang kantang Sumayaw Sumunod, Pagtibok ng Puso, Alaala, Araw-Araw, Sa Una pa lang Iniibig na Kita, Pag-ibig Ko, Sana Na Tayo'y Magsaya, Mamahalin Kita, Kay Ganda pa lang Umibig, at Kapag Kasayaw Kita. Muling naging patok ang kanilang mga kanta at nakakuha ito ng maraming parangal. Subalit pagkatapos na ilabas ang kanilang pangalawang album, ay nagpaalam sa grupo ang kanilang lead vocalist na si Joey Abando. Ang dahilan kung bakit ito umalis sa grupo ay upang mag-focus sa kanyang solong karera. At naglabas din ito ng kanyang solo album.
Pero sabi nga ng mga naiwan sa grupo ay maayos naman ang kanilang paghihiwalay at wala silang naging samaan ng loob. Ganun pa man ay nagpatuloy pa rin ang grupo kaya naging lineup ng boyfriends. Si Gary Arriola, Artie Ilacad at si Bob Guzman ang kanilang naging lead singer. At dahil tatlo na lang silang naiwan sa grupo ay mas lalo silang kinilala bilang Bee Gees ng Pilipinas. Taong 1979 ay inilabas naman nila ang kanilang ikatlong album na pinamagatang 3 na naglalaman ng 7 kanta. Yan ay ang Bakit Labis Kitang Mahal. Umaapoy. Huwag ka namang ganyan. Sexing sexy. Dance with me. Salawahan. Taong 1981 ay nilabas nila ang kanilang ika-apat at ika-limang album na pinamagatang Forever at First Love. At taong 1995 ang bandang Boyfriends ay nagkaroon ng reunion concert at dito na rin nila inilabas ang kanilang ika-anim na album na pinamagatang Unplugged Reunion Album. Labis ang nakuhang tagumpay ng bandang Boyfriends sa industriya ng musikang Pilipino at nagpatuloy ang kanilang kasikatan. Naglabas din sila ng compilation album gaya ng Best of the Boyfriends, Greatest Hits at The Story of Boyfriends. Subalit nung kalagitnaan ng dekada 90 ay unti-unti nang tumamlay ang kanilang karera sa musika. Dahil nung mga panahon na yon ay iba na ang nauusong kanta. Kaya naman mas pinili ng buong grupo na magpahinga na lang muna at mag-focus sa kanilang mga personal na buhay. At pagkalipas lamang ng ilang taon, noong 1999 ay muling nagbalik ang grupo kasama ang kanilang bagong miyembro na si Lloyd Sale at inilabas ang kanilang ikapitong album na tinawag na Acoustic. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang buhay musika. Madalas pa rin silang tumutugtog sa mga gig at sa iba't ibang sulok ng bansa. At noong November 12, 2014 ay naimbitan si Gary Arriola at Bob Guzman sa TV show na Tonight with Arnold Clavio. Hanggang sa ngayon pang kasalukuyan ay aktibo pa rin ang grupo sa larangan ng musika. Madalas pa rin silang nagkakasama-sama at nagkakaroon ng mini reunion concert. Masarap balik-balikan ang musikang nakalakihan natin dahil ito ang nagpapaalala sa masayang sandali ng ating buhay. At sa tuwing malulumbay tayo, patutugtugin lang natin ang mga awiting gaya nito. At panandalian ding maiibsan ang mga pangungulila sa ating nagdaan.